sa barangay Mampang naman, naglakas loob na sumuong sa ilog ang maraming pamilya para lamang makatakas sa kamay ng sumasalakay na mga taga-MNLF. Parami na rin ang parami ang nangangailangan ng tulong medikal. Nakatutok doon live si Haji Rieta. Exclusive, Haji. Yes, Mel, tama ka dyan. At linangoy nga mismo ang ilog ng ilang mga taga Zamboanga City para lang matakasan ang ilang miyembro ng MNLF Miswari faction na patuloy umano sa pagbihag sa mga residente sa mga lugar na kanilang nilulusob. Hindi alintana ng mga residente ang hanggang dibdib na lalim ng ilog sa barangay Mampang sa Zamboanga City. Makatakas lang sa mga kamay ng ilang miyembro ng paksyon ng MNLF na lumusob na sa kanilang lugar. Bit-bit pang mga gamit na itinataas para hindi mabasa. Mayroon ding lumalangoy sa pagtawid. Ang iba nagkakasya sa maliit na bangka para makatawid sa ilog. Tulong-tulong na ang mga sundalo at residente nang makarating sila sa Pampang. Ang mga bata nag-iiyakan. Ito nga isang pamilya na ito ay galing daw sa barangay Mampang at kung saan ay may mga MNLF na raw na nandoon ngayon at in-hold nga ito nga ilang mga residente na nakatira doon at tumawid nga sila doon sa may ilog na yon at doon sa mangrove na papunta nga dito sa may barangay Zambuwood kung saan ay ligtas at malayo nga sa mga MNLF. Si Alfonso, hindi maitago ang sama ng loob sa pangyayari at sa hirap ng dinanas. Ano, mahirap talaga doon sa Mampang kasi lipat-lipat kung saan kami naglilipat ho. Kasi paminsan sa eskwelahan, yung kagabi ho, na yung mga 6x ho, na wala kaming ano. Ilan lamang sila sa nasa 800 mga taga-barangay Mampang na lumikas na. Si Julieta Fuentes, nakalikas na kagabi. Kwento niya, pinapasok raw ng ilang miyembro ng MNLF ang mga bahay doon. Huwag na daw kami lalabas. Sabi ko, paano kami hindi lalabas? Ang bahay namin, wala naman sira. Sako-sako na lang. At tapos sabi ko, sige, mag-ano na lang tayo. Pagbukas, sabi nila kay na kung daw mag-ano, akyat sila ng bahay. Kasamang ilang kapitbahay, dito muna sila sa barangay hall ng Zambuwood, mananatili. Sabi ni DSWD Secretary Dinky Soliman, naghahanda na sila para sa 5,000 pamilyang apektado, lalo sa mga naipit naman sa kaguluhan at yung mga nasa evacuation centers. Pero ang ilan, nagkakasakit na. Sa medical booth ngang ito, pila-pila ang mga may sakit. Isa si Maria Cristina Siason, sa agad ay sinuri ng medical team. Pananakit ng ulo at batok ang itinadaing niya. Ano nangyari sa iyo, ma'am? Pando na lang dimi PS, tatembla. Masakit ang ulo niya, masakit ang pangangatawan. Ang 6 taong gulang naman na si Nicole, kahapon pa raw nilalagnat, kaya naman natakot ang kanyang ama. Masakit ang ulo niya. Oh. Hindi naman po, pero ilalabas daw, sabi niya, baba, gusto ko magsuka pa, may maglabas dito pa. Oh. Sabi niya, magpa-check up na daw. Ang mga may malubhang sakit, agad na sinugo sa makeshift hospital sakay ng ambulansya. Sa pag-ikot ng GMA News, marami pa rin saradong establishmento sa mismong sentro ng komersyo ng Zamboanga City. Pero dahil nagkakaroon na ng panic buying, may mga ilang nagbukas na gaya ng grocery store na ito. Mel, sa pinakahuling tala ng DSWD ay maabot na sa mahigit 14,000 individuals ang nanatili ngayon na sa mga evacuation center ito nga sa Zamboanga City. At aasahan daw na madadagdagan pa ang bilang na ito dahil patuloy ito nga paglikas ng mga kababayan natin nga na dadamay nga at naipit nga sa kasalukuyang tensyon dito sa Zamboanga City. Mel? Haji, nasabi ba ng DSWD kung kailan sila mag-uumpisa na magbigay ng mga pangunahing pangangailangan dyan sa mga naipit, dyan sa kaguluhan dyan, Haji? Mel, nitong Lunes pa lang ay nagsimula na silang mamigay ano, ng mga pangunahing pangangailangan nitong mga residente ng lumikas. Sa katunayan nga, Mel, kanina umaga ay naabutan natin itong mismo nga pagbibigay ng agahan nitong mga residente at nagbigay na rin sila, Mel, kahapon ng mga relief goods. May mga sardinas, may mga bigas at mayroon din nga mga noodles para nga sa mga residente. At yun nga, Mel, ano, ay may pagkain itong mga residenteng lumikas, may agahan, may tanghalian at mayroon din silang hapunan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.